hapon. So yan, magandang hapon po sa ating lahat. Nagbabalik naman po ang ating usapang gulay. At sa video na ito habang tayo po ay nagpapatila ng ulan kasi umulan, magbibideo muna tayo. Ayan, merong dumaan na motor. Isang napakahalagang apps po from S2West. Okay, isa po itong company na tumutulong din sa mga farmers, mga seeds, technical assistance, mga ganon. Pero hindi ako taga S2West, no? Pero okay naman po ako sa kanilang mga produkto. So yan nga po, pag-usapan natin itong about sa, sorry po, ang daming nagdadaan ng mga motor. S2West, Plant Doctor Online. So ito po ay isang application, isang website ng S2WestSeed.com na pwede nating gamitin sa pag-diagnose ng sakit at peste ng ating mga halaman. So mga common po na halaman, talong, cucurbits, legumes, solanaceous, lahat na po, crucifers, meron dito. So yan, explore ho natin. Katulong ito sa pag-diagnose ng sakit ng inyong tanim. Click mo natin. So yan po yung itsura niya. So pumili lang ho tayo ng crop na gusto natin. Halimbawa yung talong, ito sa ilalim, eggplant. Okay, then piliin natin kung saang banda ng inyong tanim ang may hindi ko lahat, sa napansin ko, hindi ko lahat ng mga peste at mga insects ay nandito. Yung nandito lang ho is yung common. Okay. So halimbawa, dito tayo sa leaf. Okay. Okay, so sa disease, alam naman natin pag disease, yung mga nagbabrown, nangungulot, nabubulok, yun yung mga diseases, fungal man yan or bacterial. So limbawa ito, yung sa insect pest tayo, limbawa itong 28 spotted lady beetle, common ho ito. Okay, ayan, umuulan na, patapusin muna natin to. Okay, so nandiyan ako lahat ng mga information about sa kanya, yung common species niya, yung common name niya, okay, pati yung English name niya, the beetle, ewan ko kung anong name niyan, common name din siguro, hindi ko na ano yan, parang hindi ko pa na ano yan, yung hada beetle para tawag dito. Yung alam ko ito ay tinatawag na 28 spotted lady beetle. Ito meron din isang ibang pangalan, 28 spotted potato ladybird. Okay. Natawag din itong ladybird beetle, lady beetle, 28 spotted lady beetle, dami ring tawag dito. So sa Ilonggo, tawag dito parang iba't tinatawag nilang bao-bao. Pero parang ano yan, general term. Ito po yung specific niya na name. Okay, damaging stage niya, yung larva tsaka adult. So nandiyan na lahat ng information. So kahit maliit pa siya or malaki na, nagda-damage talaga siya. Yung damage niya nandiyan din. Click natin. Try natin na tingnan. Ayan. So yan po yung damage niya. Kita nyo. Pwede natin i-click para mas lumaki. Okay. Yan. Okay. So ang dali, no? Ang dali niyang may truck. Ang dali niyang i-diagnose. Yan. So usually po ito sa gitna ho siya nag-attack. Yung mga uod naman sa gilid, mga larva ng uod sa gilid na nag-uumpisa. So yan, tingnan mo yung kanyang crops affected, solanaceous, ibig sabihin tomato, pepper, family, tsaka itong ating pati yung okra, no? Tsaka itong ating eggplant, ina-attack niya. Excuse me po. Excuse me lang po. Okay, wala na. Okay, and then yung kanyang characteristic damage, special damage due to feeding appears as light dots on the leaves. Yun nga, light dots yung kanyang damage. And then yan din yung mga management control niya. So pag ginamit nyo ito, automatic, hindi nyo na ho kailangan magtanong-tanong pa, magano pa, nandito na ho. Monitor the area regularly. Yan, prune heavily infested leaves and dispose properly. Use natural enemies, predators such as six-spotted thrips, spider mite destroyer. Mukhang mahirap to ang yung natural enemies. Kailangan natin ng mga assistance mula sa mga expert talaga. Pero alam ko yung iniisip mo, insecticide talaga. pero hindi natin ina-advise yan, no? Dapat last resort natin yung insecticide. Kaya nga, nandyan siya sa last.
kailangan na apply muna natin tong mga 1, 2, 3, 4. Spray botanical insecticides, neem. Ayan, daming nabibili online. Neem oil. Hot pepper. Okay din pala yung hot pepper. Ang ating sili. And then, kakawati extracts. Wow, ang galing. Itong Madre de Cacao, no? Kita mo. Meron tayong makukuha talaga dito na information. And then, lastly, apply insecticides. Ayan. Yung carbaryl, diazinon, and cartap hydrochloride. Ayun po yung tinatawag na active ingredients. Iba ho yung kanyang brand name. Iba din yung active ingredients. Yung may ang abbreviation ng active ingredients is AI. May nakasulat yan sa label ng inyong medisina, AI. So yan po yung tingnan nyo, wag yung brand. Kasagaran kasi sa atin, medyo hindi pa natin alam yung mga chemical na nandun. Kaya nagre-rely tayo sa name or brand name ng medisina or ng gamot. Pero pag alam na natin ngayon alam na natin, dyan tayo magtingin sa kanya active ingredients, carbaryl. So yung carbaryl, marami yan na brand. Diazinon, okay? So yan po yung napatunayan na mabisa dito sa according to Estuesto ito, no? Okay. According to Estuesto, ito po yung mga mabisa ng mga medisina. So yan, sana po meron tayong natutunan sa video na ito, isang bagay na or apps na mula sa Estuesto na makakatulong po sa atin. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at pindutin yung notification bell para updated tayo sa ating next uploads. Magbabalik po ang usapang gulay. Sa mga gusto po palang bumili ng mga agricultural inputs online o kahit ano na mga ano, pwede nyo gamitin yung link na ipopost ko sa comment section tsaka dyan sa description box. Sa tuwing po na ginagamit nyo, hindi po yan na scam. Hindi po yan na ano no. Legit ho yan na link. Pag click nyo, parang i-redirect kayo sa Lazada or apps. So ibig sabihin, parang binibigyan ako ng komisyon ng Lazada at ng Shopee kasi nga ginamit nyo yung aking link. Binibigyan nila ako ng 2, 3 hanggang pinakamalaki 4% sa kada purchase na ginagawa nyo using my link. So yan lang po muna sa ngayon. Magbabalik po ang ating usapang gulay.